Welcome back mga teknik sa aking YouTube channel. May panibago na naman akong idea sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, bibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba ginagamit itong mga number dito sa ating cordless drill. Kung anong ibig sabihin niyan mga teknik, yung 1, yung number 1 hanggang 25. Kung anong ibig sabihin niyan, tsaka itong number dito sa taas na 1 and 2. Ito. Yan. Una mga teknik, itong number 1, pagka nilagay nyo sa number 1, yan, pag ganun, ano siya mga teknik? Pag 1, mga teknik, at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbitahan ko po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayo mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik, ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating raffle, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay niyo? Like, share, and subscribe. Lagay ko po mga teknik yung link sa description. Kapag halimbawa gagamitin nyo siya pang screw, halimbawa hard duplex manifest, gagamitin nyo number 1 kasi yung number 1 ay para siyang may stopper. Tama. Subukan natin yun. Yon. Kumbaga, mahina yung ikot niya, kaya siyang pigilan. Kapag ka nagbaon tayo halimbawa ng mga screw sa kisame, gamit natin in number 1, hindi siya tatagos. Kumbaga, kapag ka nakuha na niya yung tamang higpit, doon na siya titigil yung drill. Kumbaga, mag-aan na siya yung para siyang may kakalso na. Yan. Yon. Tama, napitigilan natin. Ibig sabihin, mahina yung ating drill kapag ka number 1. Depende yan sa kailangan yung lakas ng drill para hindi tumagos yung tornilyo. Halimbawa, mga plywood na maninipis, hard duplex yan. Kapag ka number 7, yan, 7, medyo mas malakas na ito ng konti pero kaya pa rin natin siyang pigilan. Yan. Yan. Ito mga teknik pang mga ano na to, 1/2 na plywood. Pwede nyong gamitin para pagka halimbawa nagbaon kayo ng tornilyo, yan, tornilyo katulad nito, yan, ganang tornilyo, hindi siya lulubog ng todo, kumbaga mag-i-stop siya dun sa number 7 na nasa ating drill. Yun. Yung lang mga teknik, yung mga number na yan, pagka pampigil siya, kumbaga depende sa kailangan nyong higpit. Kapag siyempre, pagka nilagay nyo yun sa 25, yan, ito dito siya tatapat, yan, number 25, hindi na siya mapipigilan. Yan. Hindi na siya kayang pigilan ng kamay. Yan. Ito mga teknik yung ginagamit kapag mag-i-screw kayo sa mga bubong or mga gutter, ito na yung gagamitin nyo, number 25. Kapag halimbawa mga teknik, magbubutas naman kayo ng bubong, ang gagamitin nyo ay ito, yan. Itong may drawing na tornilyo, bago, number 2. Ilalagay nyo dito sa number 2. Yan. Kapag ka number 2, mas mabilis yung ikot nyo. Yan. Mas mabilis. Siyempre, kapag ka mas mabilis yung ikot, mas mabilis mabubutas yung bubutasin nyo. Halimbawa, bakal or mga wall. Yan. Laging number 2. Kapag ka, halimbawa mag-i-screw naman kayo ng mga bakal, ilalagay nyo sa number 1. Kasi yung number 1 nito ay, ano siya, malakas siya pero mabagal yung ikot. Yan. Itong number 1 mga teknik, di nyo siya kayang pigilan. Yan, napakalakas niya. Basta pagka magbubutas kayo ng wall, lagay nyo lang dito yan sa drawing na tornilyo, bago, number 2. Kapag ka magtutornilyo kayo lang gutter, or mga bakal, kahoy, na matataba, number 1 kasi mas malakas siya. Yun. Yan. Ito naman mga teknik, kapag naglalagay ng mga ano, bala, yan, iniikot lang siya, may nakalagay ditong release, tsaka grip. Ibig sabihin yan, pakalas at paluwag. Yan. Yun lang mga teknik, bago ito, reverse, itong arrow patalikod, pakalas yan. Ito namang paharap, ito yung palubog or pahigpit ng mga tornilyo. Yun mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag niyong kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.